Ya. Tayo Skyward. So naka-power on naman siya. Power on pero walang display. Pwedeng walang backlight kaya lang pag inaninag natin, wala din tayo nakukuha ang display niya. Okay? Pwedeng backlight, pwedeng wala din si radio panel niya. Okay, try na lang natin. 32 inches. Nag-on naman siya pero walang display. Check mo natin yung backlight nito. Okay, ito yung kanyang model. Skyward 32E88. Okay, ito na nabuksan na natin yung unit. Power supply niya, main board niya. So madalas tayo nakaka-encounter ng ganitong main board na sira niya ay 5 volts. So ngayon ito ay buo yung kanyang 5. So mayroon siyang red. Standby, power on natin. So napasunod siya. Pero wala pa rin siyang backlight. Wala pa rin ilaw yung backlight niya. Check ngayon natin kung may supply yung ating panel. Check natin yung panel natin kung may 12 tayong makuha. Okay, saan ba yung 12 nito? Ito. So wala. 3.3. So wala tayong 12 na makukuha. Ayan o. Dito. Ito ay 5 ang pumapasok. 5 volts. Yung in nito 12. Yun, may 12 dito. Yun, ito yung 12 niya. Ito yung 12 niya. May 5. So check natin yung mga supply dito kung present lahat. Okay. 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 Pero yung LVDS natin walang supply. Wala oh. Na tayo nasupat na supply sa LVDS natin. Pero meron tayong 11 dito. Pero walang pumasok sa LVDS natin na 12 volts. Try natin dito sa top. Dito sa top board. Check natin kung meron tayo makuha dito na 12. So ito yung fuse. Oh, wala oh. Wala siyang out na 12. Walang 12 yung LVDS natin. So walang 12 yung LVDS. Pero nag-on yung unit natin. Nag-on yung unit pero wala din siyang backlight. So hindi rin nag-trigger yung backlight niya. Hanapin natin yung switching ng backlight niya. Titingnan natin kung mayroong supply yung switching ng backlight niya. Dito, makikita natin yung switching ng backlight niya. So, mayroon dito. On, off. 5 volt standby. 12, 12, 12. So, on, off. Ground, adjust sa backlight, saka enable niya. So check natin kung may supply tayo makuha dyan na switching ng backlight niya. Dapat mayroon tayo makuha dyan. Check natin yung adjust kung mayroon. So mayroon siyang 5 sa adjust. Tapos yung enable niya, wala tayong supply sa enable niya. Pero sa adjust, mayroon tayong supply na 5.2. So hindi nag-function yung enable niya. 0-0 yung enable niya. Okay. So hindi nag-operate yung main board niya.
Taas pa natin tayo supply sa panel nito. Mayroon tayong in dito. Pero wala tayong out. Yung hindi nag-output yung board nito. Okay. Yung mga signal, check natin mga signal. Okay, wala din mga signal. Wala din supply yung signal niya na mga 1.2, 1.1, 1 volt. So wala din siya signal, okay? So gagawin natin ay try muna natin linisin tong IC dito sa taas, medyo umido. Yung umido yung dito sa taas niya. Yan, no? So, try natin linisin yan. Titingnan natin kung magna-normal. Baka yan lang yung sira niya. Linisin muna natin. Okay. Pinunot ko na siya. Nakabunot na. Dili lang tayo. Pahingaan muna natin. Baka may stock pa siyang kuryente. So, okay. Wala na siyang stock. Wala na rin program natin. Wala na rin laman. Stock, pwede na natin linisin yan. So, dilinisin natin to. Okay, so yan, susumbang natin. Yan o, napansin nyo ba yung umido sa IC? Yan, medyo umido yung paa niya. Try natin linisin lang yan. Tapos dito sa baba, mayroon din o. Pero nag-on siya. Kaya lang, hindi nagpa-function yung switching para sa kanyang panel. Nag-on siya pero walang supply na lumalabas dito. Mayroon supply dito sa dalawang pin pero yung out niya wala. Tapos yung backlight natin hindi rin bumukas. So try natin linisin yung mga umido na yan. Ito. Itingnan natin kung magno-normal. So paglinis ng yan ay dapat yung pinaka maganda yung maliit yung dulo para pag inis-is mo siyang ganon, natatanggal talaga yung umido niya. So ganyan lang, medyo hiwa-hiwaan nyo lang yung mga hiwa-hiwaan nyo yung mga singit-singit nito. Yan, hiwa-hiwaan nyo lang lahat ng singit yan, hiwa-hiwaan nyo. Dapat yung manipis yung dulo ng panghiwa nyo para pumasok dun sa pinakasingit ng IC. Yan, hanggang sa maubos nyo lahat yan, okay? Okay, so nalinis na natin yung mula doon, papunta rito, saka dito. So, yung ito, hindi pa natin na isis. So, ito muna ang inisis natin. So, try natin kung may pagbabago ito. Okay, try natin kung bubukas siya. At kung magkakaroon na ba siya ng supply. Okay, saksak ko lang. So, may ilaw siya, okay. Tingnan natin kung may pagbabago ito pag nilinis natin yung mga umido-umido. Okay, power on ko lang habang tayo dito. Tingnan natin kung magka-supply. Power on. Yun, nag-on siya. At wala pa rin supply. Yun, mayroon na. Oh.
May supply na siya at nagpa-flight na siya. Yun, mayroon na siya 11, no? Tapos, check natin signal natin. So, mayroon na tayong 1.2. Okay. At nagkaroon na siya ng backlight, no? Kita nyo, may backlight na siya, yun, no? Okay, so check natin ngayon dito yung switching niya, yung enable niya kung may supply siya makakuha. So, ang enable natin ay nasa 5.1 volts. Yung adjust natin ay nasa 5.0. So, may supply na yung enable niya, saka yung adjust niya. Okay, so ibig sabihin, gumana na yung unit. Dahil lang din sa nagkaroon lang na maumido yung singit-singit ng IC. So, nadali na naman natin ito. Check natin kung may picture. Yep. Okay, so mayroon siya, oh. Yun, no signal nakalagay. Skyward, okay. So, nagkaroon lang ng umido yung IC. Gagawin natin ay isolate din natin yung IC na yan. Para sa HDMI pala yan. Tapos, ito pala yung audio IC natin. Yun. So, yan, malalaki naman yung mga paa niyan. Yan, malalaki yung pin niya. Okay pa yan. So, yan lang ang binalutan natin yung mga masyadong pino yung paa para hindi na magkaroon ng umido. Okay, so final test lang natin yung ating ginawa. Yan. Skywide. Power on natin. Okay. So, lumabas na si Skyward. Okay na siya. Yan. So, kalahati lang kukuha natin. Baka ma-bullseye tayo. So, yun o. Oh, okay pa yung picture niya. Yan. Okay pa siya. Yan. So, ang naging problema lang ng unit natin ay nagkaroon lang ng umido yung IC. Ginawa natin ay inis-is lang natin yung mga singit-singit ng IC. Tapos, nilagyan natin ng isolate yung paa ng mga IC, yung para hindi magkaroon ng umido ulit. So, insenso yung ating kinabit doon, yung ating tinunaw yung insenso. Tapos, pinaikutan natin lahat ng pin ng IC para hindi na magkaroon siya ng umido. So, safe na yung IC para doon sa umido niya. So, yun lang yung ginawa natin. Yun, no? Wala naman siya ipang sira, kundi umido lang talaga yung IC. So, nung nalinis natin yung pinakapaan ng IC, ay nag-open na siya. Yun. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa susunod ulit natin na video. Ipot lang. Nawala.